dyan po sa inyong lugar, baka nakakaranas po kayo dyan ng problema sa dinadaga yung palayan, or baka dyan po sa inyong lugar ay napakaraming ibon, particular po yung maya. Ano po, yun yung problema natin kapag po tayo ay ang ginagawa nating pamamaraan ng pagtatanim ay sabog tanim. Yan, so isang puno po dito, ito po ay 100 ml. So ito po yung ilalagay natin sa knapsack sprayer na 16 liters. Or kung ang ginagamit nyo naman po ay yung lata ng sardinas, yun po ay nasa 150 ml. So pwede rin po yun. So, isang magandang araw na naman po mga kasaka. Muli pong nagbabalik ang inyo pong agriculturist na sumasaludo po sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. So, ngayong araw po ay ituturo ko po kung paano po timplahin itong produkto na kung saan po ay ito ay meron na po akong vlog. Kung hindi nyo pa po napapanood, ay pwede nyo pong isearch sa YouTube yung Vanguard Fungicide. So, lalagay ko po yung link sa description kung hindi nyo pa po napapanood. At sa mga nagtatanong naman po kung paano po ito gamitin at paano po timplahin, ay ituturo ko po ngayon. So, ito po yung sa nakakatanda po at sa mga nakagamit na ng Vanguard Fungicide, ito po ay produkto ng Agway. Disclaimer lang po, ako po ay hindi empleyado ng Agway at hindi rin po ako binayaran para i-promote sa inyo ang produktong ito. Gusto ko lang po itong ipakilala dahil alam ko pong malaki po yung may tutulong ninyo sa inyo pong pagsasaka. Lalo tigit po kapag dyan po sa inyong lugar, baka nakakaranas po kayo dyan ng problema sa dinadaga yung palayan, or baka dyan po sa inyong lugar ay napakaraming ibon, particular po yung maya. Ano po, yun yung problema natin kapag po tayo ay ang ginagawa nating pamamaraan ng pagtatanim ay sabog tanim. So, kung ang gusto po nating pigilan or labanan ay ang maya, ito po ay pwede natin siyang i-spray. Halimbawa po ay nagsabog tayo ngayong araw. So, pwede na po nating isprayan agad ng Vanguard para po yung maya ay hindi na siya pumunta pa dun sa ating mga isinabog na binhi, lalo na po kung yan mga kasaka ay hybrid, napakamahal. So, kailangan po natin ng mga ganitong produkto para po matulungan tayo na hindi kainin ng maya. At ang maganda po dito, dahil ito nga pong Vanguard ay hindi lang po siya bird or rat repellent, ito po ay fungicide. Kung halimbawa po ay meron pong mga bad fungus dyan po sa ating pong taniman ng pala, dyan po sa ating palayan, ay kayang-kaya rin po niyang mapatay. So, dun pa lang po ay safe na ang ating palay. Fungicide na siya, repellent pa sa daga at ibon. So, paano naman po timplahin? Ito pong hawa ko, ito po ay kalahating kilo. At ito po ay powder, ano? Kung kayo po ay makakagamit or makakabili nito. So, tuturo ko po ngayon sa inyo kung paano po ito timplahin. So, unang-una po ay maganda, tayo po ay, kung tayo po ay gumagamit or bumibili ng mga chemical katulad ng herbicide, insecticide, yung mga pinagamitan po natin yan, yung mga empty bottle na tinatawag, katulad po nito, ito po ay herbicide, pwede po nating dito timplahin yon. So, ang gagawin muna natin, dahil ito po ay powder, so, wag muna natin siyang lagyan ng tubig. Tapos, ito po ang ating Vanguard. So, bubuksan po natin, no? Yan. Gagawa lang po tayo dito ng sapat na laki ng butas para maitaktak po natin dito sa ito pong bote na ito. Ito po ay 1 litro. So, tataktak na po natin yan. Kung mapapansin nyo mga kasaka, ito po ay kulay brown. At kung aamuin po natin, siya po ay parang amoy kape. Mabango para sa tao, pero sa daga, sa ibon, ay sigurado po akong hindi nila ito magugustuhan. Kaya, hindi po nila pupuntahan yung inyong palayan kapag po nag-spray kayo nito. So, yan. Dahan-dahan lang po natin na itaktak dito po sa 1 litro na empty bottle. So, yan. Kung gusto nyo pong makagamit nito at kayo po ay naghanap na dyan sa inyong lugar sa mga agricultural supply, ay ito po yung number ko, pwede po kayong
tulungan ko na makagamit nito. Ano po, pwede po kayo sa akin mag-text or tumawag. Basta hindi po ako busy, sasagutin po natin yan. So, matapos po natin, ubusin po natin itong kalahating kilo na mailagay na po dito sa 1 liter na empty bottle. So, ngayon po, ay saka po natin ito lalagyan ng tubig. So, meron po tayong planggana dito, naka-prepare na po yung tubig natin. Ano? Kahit ilubog na lang po natin dito. So, pag maglalagay naman po tayo ng tubig, ay huwag nating pakapunuin yung 1 litro para naman kapag po siya ay atin ang tinakpan, ay pwede po nating kalugin. So, ayan. Once po na nasarhan na natin siya, pwede na po natin siyang kalugin hanggang sa matunaw. Ano po? Kung kayo po ay halimbawa, mag-i-spray po kayo bukas itong Vanguard fungicide, ito po ay ngayong araw or ngayong hapon ay timplahin na po natin para mas maganda po yung pagkatunaw niya or yung pag-mix niya sa tubig. Ano po? Dahil ito nga po ay powder. Minsan, nagiging problema natin dyan kapag hindi na tunaw ng maganda yung powder na laso na ating ginagamit ay bumabara sa nozzle ng sprayer. So, magiging problema pa yun sa pag-spray. So, kalugin lang po natin ng kalugin. Bahala na po kayo kung paano nyo po yung paano yung pamamaraan ng inyong pagkakalog hanggang sa. So, ito po mga kasaka, buksan natin ano. Gusto pong ipakita sa inyo yung kulay niya. Yan, siya po ay parang kape. Ano po, yan o. Para siyang kape. Yan po yung kanyang itsura. Nakikita niyo po, medyo buo-buo siya kasi nga po, hindi pa siya kalog na kalog. So, yan mga kasaka, no? Ready na po ito dahil tunaw na natin ng maayos. So, ito po, ibig sabihin nito ay ready na po natin tong i-spray sa ating palayan or kung bukas pa natin gagamitin ay tamang-tama po yung pagtutunaw natin ito. So, paalala po natin lagi mga kasaka sa atin pong mga mag-i-spray na lagi pong naka-jacket, magbota, maggamit po tayo ng gloves at pinakamahalaga po ay face mask. Ano po? At kung ito naman po halimbawa ay bukas pa natin gagamitin at tinimpla na natin ngayon, siguraduhin po natin na nakatabi ito sa isang pwede sa mataas na lalagyan or dun sa atin pong kung ano man pwede nating paglagyan na hindi maaabot po ng mga bata. Ano? Kasi baka paglaruan ito ay delikado po dahil ito po ay lason. Para po safe tayo lagi. At wag din naman po yung baka naman po sa rep nyo ilagay. Pangit din naman po yon. At wag din naman po yung naiinitan siya or yung tutok na tutok sa araw. Tamang temperatura lang po, mga 30 degree or yung sa mga loob ng inyong halimbawa nito. Ito po ay yung pinakambahay ng water pump. Pwede po natin diyang ilagay dahil po yan ay nakasara, hindi po yan malalaro ng mga bata. Kung itatanong nyo naman kung gaano karami yung takal or dosage nitong Vanguard sa isang 16 liters of tank loads na isang knapsack sprayer. So, kung meron po kayong takalan na dati nang ginagamit, ito po ay pwedeng 100 ml per tank load po. Pero kung halimbawa po kayo ay nasa field, wala po kayong takalan or baka meron kayong baong soft drinks, pwede po nating putulin yun sa gitna. Ito po, katulad po nito. Ito po ay pag tinakal natin dito yung Vanguard, subukan po nating magtakal. Yan. So, kalahati po ito nung lalagyan ng soft drinks, ano? Yan. So, isang puno po dito, ito po ay 100 ml. So, ito po yung ilalagay natin sa knapsack sprayer na 16 liters. Or kung ang ginagamit nyo naman po ay yung lata ng sardinas, yun po ay nasa 150 ml. So, pwedeng-pwede rin po yun. Basta yung kalahating kilo po ng Vanguard ay uubusin po natin sa isang ektarya. So, nagkakaintindihan na po tayo mga kasaka. Kung inyo pong naunawaan na, ay maraming salamat po sa patuloy na panonood. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-share niyo po sa ating mga kasaka para po makaabot sa kanila yung mga ganitong pamamaraan at mga lason na pwede nating gamitin sa atin pong pagsasaka. So, maraming salamat po.